Tutok sa amin na baka. Bobo sa mga residente sa mga coastal area sa pananalasang bagyong Paeng. Nakatapay na ang disaster risk reduction team ng Bobo. Gayun din ang youth rescue sa gagawin. Mahirap pa naman ang ginawang crossing na Bayo Duran, Dumalagkapiz. Malungkot na lang na tiningnan ang bahay na pinasok ng tubig baha. Dahil alintana ng lalaking ito ang hanggang leeg na level ng tubig, mailigtas lamang ang kanyang dalawang alagang baka sa rumaragasang baha. Sa halos malunod na ang mga baka. Nailigtas pa ito at naidala sa ligtas na lugar. Sigit 100,000 individual ang apektado ng bagyong Paeng sa Western Visayas. Facebook user, sa Batol, Leyte, kaliwat Karahay at mga ari-arian dulot ng bagyong ito. Nagkaroon din ng storm surge sa Barangay Dolho, Bato, Leyte. Kaya naman mas naging matindi ang pinsala sa mga residente ng nasabing lugar. Dahil sa walang tigil na pagulan dulot ng bagyong Paeng, lumambo naman gumuho ito sa lugar na ito at dalawa sa Barangay Dinaig at dalawa sa Dalicab. Samantala sa Gingulhas City, Negros Oriental, wala pa rin tigil ang matinding buhos ng pagulan kaya naman lubog na sa baha ang mga bahay at itangin bubong na lamang ng mga bahay ang makikita. Ng isang dike sa kanilang lugar, bunsod ng walang tigil na pagulan. Ang isang netizen ang actual na pagguho ng lupa. Ito ay matapos ang wala rin puknat na pagulan dulot ng bagyong Paeng. Sa Purok San Antonio sa bayan ng Parang sa Maguindanao, ang mga bahay sa tabi ng bundok nagkawasak-wasak. Sa isa pang video, makikita ang lawak ng pinsala ng landslide. Istulang swimming pool dahil sa biglang pagbaha. Drama nang bigla itong pasukin ng tubig. Rin ang rumagasa sa South Upi, Maguindanao. May mga bahay ng tinangay ng baha. Nasira rin ang kanilang mga pananim. Nagkalat ang mga bangkay matapos humupa ang baha. Yan sa Pigkawayan. Gamit ang mga bangka, ni-rescue na ang mga residente. Ang baha, kaya panawagan ng lokal na pamahalaan sa isang barangay. Paliwanag ng pag-asa, ang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao ay bunsod ng epekto ng bagyong Paeng at shear line o yung ulang dulot ng pagbangga ng hangin mula sa magkasalungat na direksyon. 3:17 ang hapon ang umakyat ang level ng tubig sa Marikina River sa 16 Point Singay, San Roque, Santo Niño, Concepcion 1, Concepcion 2, Tanyong at Nangka.